Andito ako ngayon sa ospital. Meron akong quarterly check-up. Oo, hindi ako Superman, hindi ako Darna. Tawa ko, may mga karamdaman din. Naghihintay ako ng tawag ng doktor. Medyo matagal pa, so kain muna tayo ng soba. Tanghalian ko. Pag nandito ako sa ospital, o kahit saan pa mang lugar, sa mayorya ng lugar dito, sa edad kong ito, minsan, ako pang pinakabata kasi nga ang daming matatanda. At pag pinag-uusapan ng mga moments na may nakikita ko mga matatanda, syempre, kailangan pa bang i-memorize to? Ang inilagay na pasok sa ating isip, miss ko na talaga ang inay, kagaya mo, miss mo rin ang mga parents mo. Ay nako, madaliin na natin ang ticket. Bye na tayo. Mababa pa to. Oh, dapat super sigaw ako, super tumbling, super radim. Yung tipong... Ayun, parang ganun. Pero bumaba yung aking energy, bumaba yung aking excitement, bumaba yung aking eagerness to vlog about this. Kasi medyo na-frustrate ako kahapon. I was anticipating na makukuha ko itong ticket pagkabayad ko. Pero hindi agad naibigay sa akin. Nauubos yung aking buong maghapon na nakanganga na a day before pa lang, iniisip ko na agad yung aking ano, yung aking apat na oras sa bakante, ganito ang gagawin ko, ganito ang gagawin ko, tapos nag-iba. Halos nasayang yung unang tatlong oras, yung apat na oras na bakante, na yun lang, nakapula ako, nakatingin sa kisa, may naghihintay, Facebook, but you know what, whatever, meron na tayong ticket to Philippines. At yun ang pinaka-importante. Naman. Okay, so, ito yung ating ano, ito yung ating schedule. Ako hirap-hirap pa din ang pagtingin sa iyong paitaas. Kaya dini ka, parne. Ayun, so, excited tayo syempre. Dahil meron tayong ticket. Ibig sabihin, approved ang ating bakasyon sa Pilipinas ng tatlong buwan. At, naku, maraming matutuwa dito. Inagahan ko pa ng 1 week at in-approve pa din nila. So, ito yung ating confirmed na flight schedule. At nais ko ibahagi sa inyo itong, sa inyong lahat. Because a lot of people, a lot of Robotology viewers are waiting for this. With so much enthusiasm and eagerness, as if kasabay ko kayong uuwi. Hindi ba ka? Hindi ba tayo masyadong ano? Masyadong gireflex sa ating salamin. Ako, lakas ang hangin. Itong mga hari yung mga binilag ko. Pininaman ko na siya kanina. Kasi nga lakas ang hangin kanina pag umaga. Tinangahan natin. Baka ma... Para may ilan pa akong sinampay doon. Baka naman nagkanguhuhulog na. Oh! Bumagsak na yun ako. Lakas ang hangin.
Hmm. Oh my God. Tumutin sa kapitbahay. Ang lakas, oh. Okay, ayan pa more. So, ito yung ating schedule ng pag-uwi sa Pilipinas at pagbalik dito sa Japan. Kagaya ng ating napag-usapan, o kagaya ng nasabi ko pala sa inyo, na sinabi ko sa boss ko, is uuwi tayo ng 3 buwan para mabisita natin ang inay, maalagaan, mayakap, maipasyal, mapalakas ang konti, ma-re-energize ang kanyang katawan, makiliti ng konti, mapangiti, mapahalaka, ganun, makakwentuhan. And then, balik ako dito ng after 3 months, balik ulit tayo next year sa Pilipinas. At yun po ang mas matagal. So I would sacrifice my earnings, my job. At magbabakasakali akong kahit papano'y kumikita pa rin doon para yung gastos buwan-buwan is na kukuha man lang. Ganun. So that's why huwag kayong kakalas. Kahit for good na tayo sa mga susunod na panahon, is dapat kasama ko pa rin kayo. Okay? So yun. Yun. Kasi naalala ko lang yung mga sinasabi ng iba na ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Dapat magpa-uwi-uwi ka na lang. Total, makaka-uwi ka na ngayon. Sa susunod na pagbalik mo dito, magpa-uwi-uwi ka na lang. Mga ganun. Maraming mga suggestions sa ganun na alam kong ano lang, concern lang sila sa kakayahan ko makapagbigay pa ng kung ano nabibigay ko ngayon sa inay at sa aking future na rin. Because alam kong love nyo na rin ako at parang nyo na rin akong kapamilya. Sa tagal ng ating pinagsamahan, mga utoy at mga ining at mga tiyo at mga tiya, alam kong tayo parang ano na lang. Parang we consider each other's families as extended families. Parang ganun. So, muna tayo mag-inarte. Here is my schedule to Philippines. Nakita ko na sa inyo. Ayan. Tcharang! O diba? Mas maga. Yung ating March 14, yung ating April, ginawa natin March 14. At yung ating March 14, ginawa natin March 7. 1 week earlier. Di po ba? Ayan. At ang ating pagbalik is June. Tama ba? Tama yun. June 6. Ayan. Okay. Okay. So, excited syempre. Kagaya mo. Kagaya nyo. Kagaya nyong lahat. So, ang isipin na lang natin ngayon is yung difficulties nakakaharapin natin sa pag-uwi. Difficulties? Oo, kasi nga, tumataas na naman ang antas ng coronating infections sa Japan at sa Pilipinas at sa iba pang bansa. That's why, meron naman bagong mga panuntunan ang pagpasok dito at ang paglabas yung pag-uwi sa Pilipinas. But, as far as I know, ito ay hanggang ano lang, January 15, and let's pray na sana nga is hanggang January 15 lang para mawala na uli yung 14-day quarantine at isang araw lang, kagaya ng yung pinaka-latest bago ito, diba? Ginawa ng 1 day lang, tapos pag negatibo, pwede ka nang umuwi. Ngayon, 14 days ka sa hotel. At para sa mga uuwi, para sa mga gusto makabalita ng mga latest updates tungkol sa pag-uwi sa Pilipinas, gusto kong i-share sa inyo ito. Actually, I have a friend na nag-message sa akin nung isang araw na pauwi siya ng Pilipinas and then he will share with us some videos nung kanyang pagpaproseso sa immigration, sa aeroplano, pag-uwi, pagpunta ng hotel, mga ganun-ganun. Pero wala akong natanggap ng mga clips sa kanya. So, stick na lang tayo dito sa nakuha nating info mula sa internet. This travel information is from Philippine Airlines. There are 4 categories. In this video, let's take a look at the arrival guide for overseas Filipino workers.
Ayan, so, yan ang ating latest information na gabay natin sa ating pag-uwi. Sana naman is ano, sana is smooth na smooth kahit maraming mga requirements at kahit maraming mga dadaanan, sana maging maayos ang ating biyahe. Excited ako, yung parang ano, alam yung parang, lalo na pag malapit na, di ba, yung parang nauutot, parang natatay na parang napapazumba ka ng paurong ng patagilid, mga ganun. Zumba ng paurong ng patagilid. Di ba? Ramdam niyo yun? Sino-sino yung relate? Lalo na yung mga 2 days na lang, 3, 2, yung mga 2 to 3 days na lang pauwi? Ay nako ka! Napapaganon-ganon ka na. Yung mga pakadjut pang ko. Napakadjut. Di ba? Eksahirad akong sabihin, pero totoo yan. Huwag kayong ano. Diba? Ganun talaga. Now, excited ako sa ating mga pamimiliin. Magpupuno na tayo ng ating balikbayan box. Actually, I was already there. Sa Mekinik K&K, kukunin natin ating box, pero nagamit muna nila. Kasi napapreserve na ako ng isa. So, sabi naman nila, a week after, pwede na ulit silang makapagbigay ng mga boxes. Para maunti-unti na natin. So, maglilinis na tayo this weekend para... Dito natin ilalagay yung box. Tapos lagay natin ng lagay. At ano yung ating mga unang pamimilin? Naku, samahan niyo ako bukas sa bukas din. May mga ilan ako na pamili dito sa loob ng nakalipas sa 2 buwan, mga kaunti-kaunti. Kasi masyado naman mapupuloy yung kwarto ko. Ang dumi-dumi na liit-liit. Nasa super, yun, magulo pa. So, unti-unti lang. But this time, is yun na nga, paluluwagin na natin ito this weekend para maipesto na natin yan ng kahon. Diba? Mga isang linggo siyang nakabukas yan para... Bagsak lang tayo ng bagsak. At ano yung ating unang ibabagsak? At mga kasunod pa nito, di ba? Abangan niyo yan. Muli ko ipapakita sa inyo ang lahat ng ating ipapasok sa ating mahiwagang kahon. Kasama na yung mga pag-list and everything. Ulit-ulit yata ako. Basta, may kahon. And unahin natin yung ating challenge. Oo. Maglalabas muna tayo ng isang lapad. Anong kayang bilhin ng isang lapad? Which is approximately 5,000 pesos. Ay, nako ka. Magkakaalaman na. So, huwag kayong bibitaw. Ito pong ating uwi na sinimula natin, I think 6 months ago, is isang serye. At marami pa kayong aabangan mula sa ating pagkakahon, mula sa ating pag-aayos ng maleta, yung ating mga bibibiting personal kong gamit, yung ating mga bibibiting para sa kanila, mga luma ko, mga damit. Pero din tayong bukod sa pag-aayos sa mga damit dito. Actually, nakuha na ko na sila noong December, pero nawala yung ibang clips. So, uulitin natin yan. Nagkahalo-halo na nga yung madamit saka yung malinis. So, nitalaba ko na lang sila lahat ulit. Ano pa? Yun, hanggang sa ating, ano, ating arrival. Hanggang sa ating, naulang arrival. Mula sa ating departure, hanggang sa arrival. And then, ano yung aming pagkikita ng inay. And so on and so forth. Okay, yung mga susunod doon is another serie. Yung ating buhay Philippines sa loob ng 3 months. Pero unahin muna natin itong awig, ating uwi serie. So, once again, marami pa kayong aabangan, huwag kayong bibitaw. Pero alam niyo ba, kung excited... Huwag niyo nang itindihin, Arhe. Kasi, sinunggal ko na rin na bagsak kasi yung isa. Para sa mga bago natin taga-subaybay, hindi ako makapag-permanent dito kasi nga hindi na ako magtatatagal dito sa Japan. Plus the fact na pag meron dumikit dito at medyo natuklap yan, babayaran mo lahat yan. So, ang laking bayarin. Plus, hindi rin ako nabili ng mga gamit kagaya nito. Huli natin ipaliwanag sa mga bagong ano kasi may marami akong tanong na bakit ganun, hindi pala talang ganun. Ito nga, may gayat na to, tapos ito pa yung tinutulugan natin. Basta gusto kong dito matulog eh, pakimo. May mga hiwa-hiwa, hindi ko na nga mapatan because of the same reason. So, iyan, back to ano tayo, back to basic, back to black. Because ano siya, mas clear yung ating image kaysa sa mga mapupusyaw o mga medyo light yung colors. At napatunayan natin yun sa red. Yung ating latest videos with this, the background is hindi masyadong malinaw. Pero kito naman ngayon, di ba? Crystal clear. Crystal clear ba tayo? Yung ilong ko lang. Ayan. So, ano pa? Ayun, so, ano sabihin ko kanina? Yun, excited tayo sa ating iuuwi, pero mas excited ako sa aking dadatnan. Yung mga pagkain gustong-gusto kong tikman. Yung mga pagkain hindi ko nakakain sa loob ng mga panahon nandito ako. At kahit nandun ako sa Pilipinas, minsan nakakalimutan ko yung iba. So, lukang-luka na akong malasmod ulit. Ang langka, pinikpik, maruya, sagimis, hipong niluto sa Sprite. Dapat tawag doon? Binangi o parang sisig sa Mindoro. Palitaw, halo-halo. Although may halo-halo dito, iba siyempre yung halo-halo doon sa mga kanto-kanto. Ano pa? Bulanglang! Ang palayang may itlog! Pwede ka malutuin dito pero ayoko nga, tinatamad ako eh.
Ano pa? Ano pa? Isaw! Barbecue Pinoy! Lukban! Duhat! Siniguelas! Lansones! Rambutan! Ginisang upo! Nilagang petchay sa malalaking paminta! Malalaking paminta! At marami pang iba! Pati yung mga chesan na ayaw natin, iba pang mga pagkain ayaw din natin, is pipilit na natin patikman. Para sa inyo at para sa ano? Para sa karanasan. Diba? Alam mong durian, hindi ko pa nababanatan. I'm not interested to make banat-banat that yet. Pero baari sa mga susunod na panahon, dalawa lang sila hindi ko kinakain, hindi ko pa nakakain, hindi ako interesado ng kainin. Yung, yun nga, yung durian at ang curry. Yun. Pero wala akong ibang naurong pagkain bukod sa kanilang dalawa. Excited na akong maratrat sila. Kasama siyempre kayo. So dadayo tayo sa aking mga kaibigan. Dadayo tayo sa mga tindahan sa kanto, sa mga tindahan sa may dulo, sa may mga tindahan sa tabi ng karsada, tabi ng highway, sa palengke, sa mga supermarkets, groceries, and ano, diba sa atin ang lahat yata ng lugar may mga pwedeng kainan sa mga buka-buka na, diba? Yung mga ganun. Tama ba ako? Yun. So, in the meantime, namnamin muna natin ang ayos at wagas ang ticket na nabili natin papunta ng Pilipinas. Namarn! Di siyempre ano ba ito? Sa'yo nagkatugos sa'yo masat bubuhay lahat ng Minoys! Sa anong sundok ng world, rheumatology pa more and more and more! Walang kakalas! Thank you! So, halika na! Samahan mo na akong mabaraka! Now na! Yarang!